Maraming salamat nga po pala sa Pasig City at kay Mayor Dito at sa City Council po. Magkano ba natanggap mo, sir? 8,000. Patingin ng 8,000. I-5-5 mo nga. Patampal nga po sa mukha mo yung 8,000. Ay, iba na ako. Saan mo gagamitin ang 8,000? Pambiling gatas po. Nino? Mga anak. Mga anak? So, ibig sabihin marami kang anak? Hindi po, isa lang po. Isa lang. So, gatas lang ng anak, ay hindi bibili ng pagkain, ha? Okay. Basta gamitin sa tama at huwag ipansusugal, okay? Salamat po. Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video ay ipapakita kong muli sa inyo ang pagbibigay ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP at sa pagkakataong ito narito tayo ngayon sa Barangay Santo Tomas upang mag-house to house muli at ibigay ang ayuda sa kanila. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and click the bell button to get notified for all the latest videos. Ngayon naman, pakinggan natin ang isa sa mga team leader ng Barangay Santo Tomas. Now, let's all watch this. Ito naman po sa mga senior citizen na nagpe-pension na hindi na tanggap o disqualified sa national na DSWD. Ito po ay sinasalo ng lokal na pamahalaan na SAP mula sa ating puting mayor. Yun po ay sa pagtulong na binibigay ng ating puting mayor para sa kanila, para continuous ang mabigyan sila ng pansamantalang ayuda sa nararanasan natin na pandemic. Kasi sir, since may mga natanong po kayo kanina na nabigyan naman pala sila ng pamasukan doon and yet wala yung names nila dyan sa listahan. So ano po yung pwede nila pong gawin para mapasama po sila sa mabibigyan ng Pasig SAP? Opo, sa mga ganyang kaso, nakatanggap po sila ng pamasukong handog. Ngunit ang pangalan nila ay wala sa master list. Ito po ay kinukuha natin ang pangalan at tinilista natin at sinasagmit po namin sa opisina ng City Hall at ito'y bine-verify at inilista sa susunod na master list at ito'y binabalikan pagkatapos po ng pamibigay ng SAP sa bahasa sa buong Pasig. Ito po yung tinatawag natin special operation po na para doon sa mga babalikan po. So pala ang guarantee sir pala na mamibigyan sila is pag natapos na po yung bigayan sa buong Pasig. Opo. May proseso po doon. So yun pala yung dapat na maintindihan ng ating Pasigenyo na mabibigyan din sila. Yun nga lang kasi kung wala yung name nila sa list is after pa ng bigayan sila talaga mabibigyan. Opo, kasi binabalid din pa po yan para maiwasan yung dobre-dobre pangalan po. Opo. How about naman din sir, matanong ko lang din po, yung mga tao na nagtatanong or pilit na mga nagtatanong na nalalampasan daw po yung bahay nila or mismong sila nilalampasan sa pamimigay. So ano po kaya yung possible natin pwedeng ma-suggest po or masabi po sa mga tao? Doon po sa sinasabi na nalalampasan, ito po kasi may sinusunod po kami patayan. Opo. Tulad ito, street. Ito po ang mga street na sinusunod namin. Ngayon po, pag natapos na po namin yung lugar na yan, lumilipat naman po kami sa ibang street na napupuntahan namin na para ma-verify namin doon sa mga lugar na hindi pa nakakatanggap. Mm-hmm. So wala naman po pala talagang nalalagpas. Wala po. Nakita po namin talaga. Pupunta kayo sa isang street tapos tatanungin nyo yung bawat pintuan niyo. Opo. Especially sa mga rin. Meron po kaming batayan po na sinusunod. Para dyan. Doon pala sa mga renter, sir, ano po yung masasabi po natin doon po? Doon sa mga renter, number one na kailangan ng tulong yan dahil sino ang nabibiktima ng no work, no pay dahil sa nararanasan natin pandemic. Pag sila ay nakita namin ang pangalan nila sa master list na tinitignan namin, ay sila ay qualified na tumanggap ng SAP na galing sa ating puting mayor. Sir, last na po, paki-clear lang po na lahat daw po nang nakatanggap doon sa national ayuda, especially doon sa may mga pension at sa mga iba pang other government na agency na nabigyan po sila is hindi na po talaga makakatanggap nito ng pasok. Paki-clear lang po sana kasi yun pa din yung akala kasi ng iba, mabibigyan pa rin sila . Doon po sa mga nakaayuda na. Opo.
na sa galing sa national ng DSWD o kaya sa DOLE o iba man sektor ng gobyerno, sila po ay hindi na makakatanggap. Sapagkat itong ginagawa ng ating pamahalaan ng lokal ng Pasig ay sumasalo doon sa mga hindi nabigyan. Pero sila naman po ay nabigyan ng mga kaukulan na pagtulong mula sa national. Doon lang naman po ang binilinado ng ating pamahalaan ng Pasig. Tulong lang naman po ito para sa mga biktima ng pandemic. Maraming salamat. Salamat po sa malaking bagay po ito sa amin. Pagkano po ba yan? Patingin nga na. Yung patingin nga ng pera. Yan, ilan yan? Salamat sa 8,000 na binigay niyo po sa amin. Saan niyo po ba gagamitin yung 8,000? Papadala ko po sana sa anak ko sa Ricky. Ah, okay. Pari po siya. Okay. Pala sa lahat ng City Council, City Hall, and kay Mayor Vico po. Okay, magkano po ba natanggap natin, 8,000 sir? Pesos. Patingin daw ng 8,000 kung talaga nakatanggap. Patingin nga. Oy, ayun. So, saan mo naman gagamitin yung 8,000? Ay, gagamitin ko po ito para po sa anak ko rin. Ito lang. May anak ka na pala. So, ilan na ba anak mo? Isa po. Okay, so malaki pala. Ay, ba yan? Malaking bagay po ito. Malaking tulong. Thank you, ha. Salamat po kay Mayor Vico sa City Council sa Pasig. Maraming salamat nga po pala sa Pasig City at kay Mayor Vico at sa City Council po. Magkano ba natanggap mo, sir? 8,000. Patingin ng 8,000. I-5-5 mo nga. Patampal nga po sa mukha mo yung 8,000. Ay, iba naman. Saan mo gagamitin ng 8,000? Pambiling gatas po. Nino? Mga anak po. Anak po. So, ibig sabihin marami kang anak? Hindi po, isa lang po. Ah, isa lang. So, gatas lang ng anak, ay hindi bibili ng pagkain, ha? Maraming salamat po. Basta gamitin sa tama at huwag ipansusugal, okay? Salamat po. Salamat po sa City Council at Mayor Vico Soto. Bakit po kayo nagpapasalamat? Siyempre, malaking tulong namin po sa amin.
Magkano po ba yung natanggap nyo? 8,000! Pakibilang nga kung 8,000 talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, saan nyo naman po gagamitin ang 8,000? Sa aking mga po. Ay, very good naman. Huwag ipagmamadyong yan, ha? Ay! Ay, very good. Okay, thank you. Ay, salamat po kayo sa Pasig City Council, sa Pasig City Hall, at sa ating muting mayor. Bakit? Dahil po sa iyo na yung pinag-alaw po niya. Parang malaking tulong po ito. May anak na po ba kayo, sir? Opo, dalawa po. Okay, so malaking bagay talaga yan. So mga ilang weeks kaya dahil extended yung ating quarantine? Ilang weeks kaya yung magagamit? Bali po, titipirin po namin para hanggang sa ma-lift, no? Opo. Okay, so maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Sa single, hindi naman po natin na binibigyan sa SAM kasi po walang pamilya. Ang patayan po natin dito per family, per household po. Ngayon po, kung sila po ay nakalista rito o wala sa lista, nagbibigay po na tayo ng alternative na tulong na galing sa ating puting mayor. Ito po yung tinatawag natin coupon na nagahalaga po ng 300 per coupon sa worth 600, bali dalawang coupon po. Inong coupon. Di ba kayo nakatanggap ng sa PSWD o ano sa kayo ng gobyerno? Wala po ba kayo sa master list natin? May asawa ko? So single siya, sir. So isa siya sa example na makakatanggap ng food coupon. Halaga 600. Okay, dahil kasi yan pala yung alternative na ayuda sa mga single. Yun po ang tulong ni Mayor para matulungan po lahat na kahit papaano makatanggap sila. Okay. Kayo sir, okay lang po ba na nakatanggap din po kayo ng coupon? Kahit papaano? Actually, parang everyday ata may setup na palengke dito eh, no? So, pwede nila magamit yun dyan. Yes, pwede. Saka sa palengke, malaki mismo. Mini palengke. Ito nga ang mini market na itinayo ng Barangay Santo Tomas para sa kanilang mga kabarangay. Sa mga single at sa mga renter nga na hindi naabutan ng 8,000 pesos pasigsap, pero binigyan ng food coupon na worth 600, ay maaari nyong gamitin ang food coupon na yan dito sa mini market na ito o maaari nyo rin gamitin sa Pasig City Mega Market o sa mobile palengke o kaya naman sa mga talipapa na makikita nyo rin dito sa Pasig. Kumusta po? Matanong ko lang since kasi parang a week ago po ko pa nakitang may setup na mini palengke dito sa anong barangay ito? Santo Tomas. Santo Tomas. So my question is paano, anong oras kayo nagse-setup? Anong oras kayo natatapos? Saka kamusta yung mga customers? 4 o'clock nagpe-prepare na kami. 5 o'clock pwede na siyang bumili kasi nakaset na lahat ng tinda namin, tapos maayos naman ang palengke dito. Lahat ng tinda dito fresh, saka fresh yung palengke. Ano yung usual na tinitinda niyo po dito? Ay, sa amin pork. Pork. Pork lang, saka yung mga hotdog, mga process. So may kanya-kanya talagang area yung mga tindera dito. Uh-huh. And then how about the food coupon? Nag-a-accept ba kayo ng food coupon? Oo, nag-a-accept pa kami ng food coupon. Kasi sabi sa
sa revolving sa palengke hanggang 15. Mm. Itong May 15 ang ano, pero paano yan, extended tayo, 'di ba? May ano na tayo, modified community quarantine. So, yun ang yun? Yun ang hindi ko pa alam. Ipatatanong ko pa sa revolving mamaya kung pwede pa kami tumanggap pa hanggang pagkatapos ng May 15. Pero tumatanggap pa ako ng ano, ng coupon. Ayan, since nakatanggap kayo ng coupon, paano yung process ng pag ano niyan, pagpapalitan ng ano? Ah, madali lang siya ipalit. Actually, pag madali lang siya, lalagyan lang namin siya ng number ng pwesto namin sa palengke, kung anong section, nakapangalan ng may pangalan ko. Saan niyo siya pinapapalitan pala? Sa revolving. Ah, sa revolving pala. So hindi sa treasurer's office ng City Hall. Hindi. Sa revolving. Sobrang dali lang nilang palitan, walang tanong-tanong. Walang hassle. Wala. Matik pag binigay. Pag binigay, bilangin mo lang, i-breakdown mo lang kung ilan yung piraso. Papalitan nila. So everyday may nare-receive kang food coupon? Oo, everyday yan. Magpapapalit ako every 3 days. Magpapalit ako. So how was your business naman so far, okay? Okay naman dito. Mayayaman yung mga taga Santo Tomas. Oh, yeah. So, ito po sila. Kaway po kayo dyan. Ayan. Okay, so ito po yung usual na tinda po dito sa mini market po ng Barangay Santo Tomas. Thank you, ma'am! At yan pong muli ang pinakahuling balita sa pagbibigay ng 8,000 Pasig Supplemental SAP dito sa Barangay Santo Tomas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Abangan nyo pong muli ako sa inyong barangay. See you all next time dito lang sa Kurt TV! Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!